Hello mga kapatid! Hello Team Shirley! Kumusta kayong lahat? Welcome back to my channel! Kung sino sa inyo ang bago dito sa aking channel, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe. Magpapakilala ko, ako ay si Shirley Pelaez, isang OFW dito sa United Arab Emirates or UAE. Dito ako guys sa Abu Dhabi. Ang pag-uusapan natin ngayon guys is ano ba ang dapat isaalang-alang kung ikaw ay isang domestic helper na YouTuber? So, bago natin paghimay-himayin yan guys, kung bago kayo dito sa aking channel, please subscribe. If you are interested sa ating topic, please keep on watching. Ito na guys, kung ikaw ay isang kagaya ko na isang OFW dito sa Middle East at isa ka ring YouTuber, siguro makaka-relate kayo guys sa aking topic for today. Pero sa mga may balak na mag-abroad bilang isang DH dito sa Middle East at kung may balak din kayong maging isang YouTuber, ay dapat manood kayo sa video na ito. So, ito na guys, ang pinaka dapat nating ingatan bilang isang DH YouTuber, yun yung tawag natin, DH YouTuber ay ang privacy. Yun. Dahil sa mga first timer guys, alam nyo ba, dito sa Middle East ay napaka mahalaga sa kanila ang kanilang privacy guys dahil ito ay nakagawian na nila sa dahil sa kanilang kultura. Yun. Kung nakikita nyo, ang mga babae dito ay nagsusuot ng abaya, yung itim. Ilalagay ko sa screen guys. At saka yung mayroon silang cover sa ulo. Yung iba pa nga, lalo na sa Saudi Arabia, ay naglalagay sila ng nakap. Ang ibig sabihin nun, bukod sa cover sa ulo, ay may nilalagay silang cover sa mukha na tinatalian sa likod. So, ganun sila ka-conservative according sa kanilang privacy, guys. So, pasensya na kayo ha kung lagi akong nag-guys kasi parang nakasanayan. So, yun po, ang privacy. Ano ba ang mga dapat gawin kung ikaw ay isang DH YouTuber? Ang una nating gawin, guys, ay dapat alam ito ng ating boss. Hindi natin dapat ito isikreto sa kanila dahil alam nyo naman, ang YouTube ay isang public domain, di ba guys? So, lahat nakakakita doon. At once na in-upload mo ito doon, ay never na itong matatanggal sa internet. So, dapat maging maingat tayo guys dahil mayroon din silang sariling batas dito sa Middle East na kung sakaling nilabag natin yun ay ang patutunguhan natin ay ang kulungan or kung hindi kaya ma-deport tayo or hindi kaya magbabayad tayo ng danyos. Yun, kung nalabag natin ang kanilang privacy. So, unang-una, dapat malaman ng ating boss na tayo ay nagkukuha ng video, especially kung magbablog ka guys dito sa loob ng bahay ng amo nyo or kagaya ko, nagbablog din ako dito sa loob ng bahay ng amo ko. So, ang dapat nating tandaan ay isaalang-alang natin ang kanilang privacy. So, dapat mag-usap tayo or mag-usap kayo ng inyong boss kung ano ba ang dapat at hindi dapat nila na makita sa iyong video. Yun. For experience guys, ay isishare ko sa inyo ang sa side ko. Dahil, kaya inopen ko ang topic na ito ay dahil before ako naging active sa YouTube, back year 2012 ay nag-upload na ako. So, wala pa akong alam masyado doon sa YouTube, basta mag-upload yun na yun. But last February guys, ay doon ako naging active at hanggang sa nung umabot ang subscribers ko ng 1,000 plus, ay nalaman ito ng alaga ko. Yun, kasi mahilig sila dito manood ng YouTube, yung mga
Middle East na mga mga bata, lahat nandoon sa YouTube, nakaano lahat yung time nila. Mostly dito guys ha, sa Middle East. O kasi may sari-sarili silang iPad yun, iPhone. So, nalaman ng alaga ko at nung araw na yun guys ay nasa kusina ako. At nagulat ako dahil yung TV sa sala napakalaki-laki. 61 inches nandoon yung mukha ko, nakabalandra. So, grabing kaba ko guys dahil hindi nga alam ng amo ko na nag-YouTube ako at nagulat sila dahil siyempre iniisip nila, uy, nag-YouTube yung kasambahay ko dito, yung yaya ng mga anak ko, baka yung mukha ng mga anak ko ay yun, nasa YouTube. So, tinawag nila ako guys at yun, nag-usap kami. So, yun ang advice ko sa inyo, please. Kung mag-umpisa kayo mag-YouTube, mag-usap muna tayo ng amo nyo. Fortunately guys, alam ko ang batas dito sa UAE, kaya hindi naman lahat. Pagdating sa privacy guys, yun, naging maingat na ako at marami na akong videos na na-upload noon bago nila nalaman. At hindi ko naman pinakita publicly yung mukha ng mga bata. Siguro meron naka-side view pero hindi talagang kitang-kita. At siguro kung kasama man sila doon sa video ko ay yung mga boses lang nila or nakatakip yung mukha. Sa mga subscribers ko na matagal na, siguro alam nyo yun ang ibig kong sabihin. So, yun guys, alamin ang batas about sa social media kasi napakadaming bawal na dapat hindi natin lalabagin. So, maingat tayo guys, kausapin natin yung amo natin, kung ano yung gusto nila or kung ayaw nila talaga na magbablog ka, wala tayong magagawa. So, mas maganda maging open tayo at ipaalam sa kanila na nag-video tayo at para kung may time na makita nila tayong nag-video, alam na rin nila ang gagawin nila, di ba? So, dahil ang pinag-usapan natin is about batas sa social media, kasi yung YouTube, isa na yung social platform, guys, di ba? Platform or platform? Platform, yun. Ibabahagi ko sa inyo, isishare ko sa inyo ang dapat nating gawin about sa social media at yung isishare ko sa inyo guys kung magkano at ano ang mga punishment kapag nalabag ito. So siguro nagtatanong kayo sa inyong isipan, okay, okay sa privacy, okay. So ang mukha lang ba ang ating iiwasan? Para sa mga DH, ang advice ko sa inyo, bukod sa mukha, ang dapat nating iwasan din ay ang magbibideo sa mga party ng bahay na napaka-personal para sa ating boss. Kagaya ng kwarto nila. Huwag po tayong magbi-video doon at hello guys, ganun. Ito yung kama ng amo ko, dito sila natutulog at tsaka yung CR nila at ipapakita natin, bibidyuhan natin yung mga perfume nila, mga gamit, mga lipstick na mga personal na bagay na hindi dapat malaman ng publiko. Dapat iwasan natin yun guys. Okay? Wag nating gawin yun. At i-post sa ating social media, lalo na sa YouTube. And then, wag din tayong mag-chismis. Wag nating i-share sa mundo ang istorya ng ating amo. Magbablog tayo guys para sa ating sarili. At pakunti-kunting mga bagay about sa life natin dito sa Middle East, pero wag naman yung masyado ng personal. Yun din ang iwasan natin. Dahil galit ka sa amo mo, sasabihin mo, ganito siya, ganito, ganun, ganun. Naku, wag na wag. Dahil yun nga, sinasabi ko, may batas sila para dyan. So, ano pa bang iiwasan natin? Marami dyan na mga DH ay ang ginagawa nila, sinusuot nila, kahit sabihin natin, ay sapatos lang naman yun, sinusuot nila at pinupost pa sa social media yun, mag-YouTube yun. Ito, nagsusuot ka ng gano'n na sapatos ng madam mo. O kaya nakikigamit ka ng lipstick, ay naku, wag na wag mong gawin yun.
dahil mapapahama ka, sinasabi ko sa iyo. At common sense na lang po ang ating gagawin dahil kahit sino naman, kahit ikaw, no, ayaw mo nang gawin yun ng katulong mo sa mga gamit mo, di ba? So, maging maingat tayo sa ating mga ilalagay sa video. Para sa akin, guys, nag-usap na kami, kung ang amo mo ay pumapayag na ipakita ang kanang, ang mukha ng kanilang mga anak or kahit pati na sila, ay napakaswerte mo. Yun. Sa part ko, hindi sila pumayag, pero okay lang na mag-vlog ako dahil yun, may mga pinagkasunduan kami. So, isa-isahin natin, guys, yung mga may pitong bagay na dapat hindi natin gawin sa social media. So, isa na dito ay huwag tayong mag-post ng mga picture or video na yun na nga, na wala tayong pahintulot. So, for general na lang ito, guys, ilakip ko na lang dito sa aking video. So, number one, huwag mag-post ng mga picture o video na walang consent. Yan kasi, ang magiging kaso mo, guys, ay may kopya ako. Pinag-aralan ko naman to, kaya gusto ko rin i-share sa inyo kung ano ang batas. Dito sa UAE ito, guys, ha? Sa UAE ito na batas. Sa mga nandito sa UAE, ito po yung batas about sa social media. Ang magiging kaso mo, if mag-post ka ng picture at video na na walang consent sa may-ari, kahit kaibigan mo pa siya or kamag-anak or kung malapit sa'yo, ay ang magiging kaso mo ay breach of privacy or copyright. Yan. Or mga chismis, yun. Huwag kang mag-chismis. Or mga sikreto, kahit best friend mo pa yan, kung irereklamo kanila, patay. Yun, may equivalent punishment siya. At halaga ay hindi bababa sa 250,000 dirhams, pataas na yan hanggang 1 million dirhams. So, mamamatay ka na, hindi mo pa napid yung utang mo. Mahubulo ka na lang sa bilangguan. So, pangalawa, never make threats. Yun, yung ang mag-ano ka, mag-threats ka. Hindi threat yung ano, idadalhin mo sila sa Jollibee. Yun. Never make threats. Yung nananakot ka, na pinagbabantaan, yun ang magandang word. Pinagbantaan mo sila sa social media. Yun. Pangatlo, do not insult Islam. Yun, guys. Kung magbibideo ka at galit ka na naman sa amo mo, dahil Kristiyano ka, galit ka na rin sa relihiyon nila, at baka hindi mo mapigilan yung sarili mo ay i-insultuhin mo ang kanilang relihiyon. So, bawal yun, guys. At ang alam nyo naman dito sa buong mundo, sa region na ito, ay alam mo naman ay Islam sila. So, never, never, ever na i-insultuhin mo sila, kasi Islam morals and values is taken extremely seriously pa in this part of this world dito sa UAE. So, never. Baka kamatayan ang magiging kapalit sa iyo or whatever. So, be warned, guys. Number four, do not tag anyone without consent. So, hindi lang pala pagpo-post ng pictures or video na walang na dapat may consent, dapat din pala kapag nagtatag tayo like sa Twitter or Instagram, dahil may YouTube channel ka, ano mo doon, i-share mo sa Facebook or Twitter or Instagram, tapos itatag mo sila, dapat manghingi ka muna ng consent na itatag mo sila, kasi ang magiging kaso mo ay breach of defamation and privacy laws. Yun. Kung hindi ka magmumulta, ay makukulong ka. Number five, don't post pornographic or material that contains nudity. Kaibigan ko, nagtatrabaho siya dito sa Middle East at masyado siyang feel na feel niya yung sarili niya, at sa CR ay nagpicture siya na nakatupis. Nakatupis lang naman yan. At ganyan siya. Siyempre kita dito, no, nakatupis, basa ang buhok. At pinost niya ito sa Facebook. Yun. At
may picture din siya na nakabihis ng ano, ng yung panglabas na damit, yung pang mall, pang ganun, at nakasombrero pa, at nagpost-post siya sa loob ng opisina ng amo niya, at nakita ito ng amo niya. So ayun guys, pinauwi. Number 6, try not to gossip. Yun. Meron ding ano yun, meron ding fine ang pagchichismis, yung false ano information ang ibibigay mo sa social media about sa mga tao dito sa Middle East. So, ang alam nyo ba ang fine ng pagpapalaganap ng false information ay pumapatak lang naman hanggang 1,000,000 dirhams. So, pag-isipan. At ang panghuli guys, number 7, do not bully or harass. Kasama na dyan yung mga masasamang, mga bad words or strong words. Yun, huwag tayong mangbubuli or mangharass sa social media. Kagaya ng hate speech, insights, violins, hindi violin yung Bisaya talaga, pasensya na guys. Incites violence or which is threatening. Pero kung pagtatawanan mo yung picture ng alaga mo or ng kaibigan mo, yung picture niya noong 1990, dahil weird, okay lang yun guys. So, alam nyo na ang social media laws dito sa UAE. So, kung may bala kayong maging active, hindi lang sa YouTube, kundi lahat na. Kasi pag nag-YouTube ka, dapat naging active ka rin sa ibang sites para i-share yung mga links mo, di ba? Sa buong mundo. So, maging maingat tayo guys sa ating mga pinanggagawa online. Dahil dito sa Middle East, napakabigat ang parusa kapag nilabag mo ito. So, inshallah, I hope na nakatulong ito sa inyo ang information na shinare ko sa mga baguhan na nagbabalak pa lang magtrabaho abroad, lalo na sa Middle East at lalo na dito sa UAE, ay tandaan, maging mapagmasid, maingat at gamitin na rin yung common sense. So, maraming salamat sa inyong panonood at sana ay nagustuhan ninyo ang aking video for today. Kung nagustuhan nyo, please click the like button at please don't forget to leave a comment kung mayroon kayong suggestion about sa mga topic about sa OFW, mga topic about OFW. Kung may mga tanong kayo, ay mag-comment lang para sa susunod ay magawaan natin ng video. So yun lang guys, God bless, hope all of you are safe and sound and blah blah blah. Bye, thanks for watching.